Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin itong Oketel C17 Pro. So bago ko nga pala i-unbox yung video guys, Happy New Year sa ating lahat. And syempre, magpapasalamat ako sa inyong lahat na tumangkilig sa PinoyTube kasi tinulungan nyo ako ma-reach yung 10,000 subscriber ko noong 2019. And syempre, maraming salamat ulit kasi wala kayong sawang nag-share, nagko-comment at nagla-like ng mga video. Sana lang huwag kayong magsawang tangkilikin yung mga videos ng PinoyTube. So, simulan na natin yung unboxing ng C17 Pro. So, yung bali yung Oketel guys, global brand sila pero hindi pa sila masyadong established sa market. So, mangilan-ngilan pa lang yung mga bansa na available yung unit nila. And sa Pilipinas, hindi pa sila masyadong sikat. So, sana dun sa mga bibili ng Oketel C17 Pro. Sana mabigyan ko kayo ng konting information sa video na to. So, yung box ng Oketel is wala tayong masyadong makikita kundi orange lang at yung Oketel branding. Sa likod ng box, makikita natin yung specification na i-display ko na lang dyan sa screen tapos i-post nyo na lang para mas maintindihan nyo yung mga specification niya. So, unbox na natin. Lagay muna natin yung unit dyan. Tapos, ang baba ang laman sa loob. So, makikita natin yung wall charger niya na may 5 volts and 2 milliamp amperes. Warranty certification, yung guide niya na in Chinese and English. Tapos, yung user's manual ulit ng Oketel na in English naman. Next is yung USB to USB Type-C na cable for data transfer and charging. Tapos yung USB Type-C to 3.5mm headphone jack, yung panundot ng SIM card. So pag bumili kayo guys ng Oketel C17 Pro, meron na siyang kasamang free jelly case. So simulan na natin yung physical tour ng C17 Pro. So yung C17 Pro is meron siyang 6.35 inches na IPS LCD screen na mayroong pixel density na 271 ppi. So yung camera niya sa harapan guys is tinatawag nilang black hole camera. So ang tawag dito sa ibang mga smartphone is punch hole camera. So nasa left side lang yung camera niya. Sa ilalim ng Oketel C17 Pro makikita natin yung microphone pinhole niya, USB Type-C, speaker grill na downfiring speaker. Sa right side, makikita natin yung power button at yung volume rocker niya na up and down. Sa taas ng C17 Pro, meron siyang parang IR blaster na titestingan natin kung gumagana ba talaga siya o IR blaster ba talaga siya. Sa left side, makikita natin yung lagayan ng SIM card na 2 slot lang. So, pwede natin siyang lagyan ng nano plus nano SIM or nano plus micro SD card. Sa likod ng C17 Pro is makikita natin yung triple camera niya na may 13 megapixel main camera, 5 megapixel plus 2 megapixel na auxiliary camera at sa ilalim nun makikita natin yung flash niya. Sa gitna, makikita natin yung fingerprint scanner ng Oketel C17 Pro at sa pinakababa is yung Oketel branding. So, tatanggalin ko na yung screen cover at bubuksan yung C17 Pro. So, yung pinaka-screen ng Oketel C17 Pro guys is protected by Asahi Glass 2.5D curved glass. So, medyo scratch resistant din siya, hindi nga lang Corning Gorilla Glass. And so, simulan na natin yung initial setup or boot up ng Oketel C17 Pro. So, bali yung C17 Pro is meron na siyang Android 9. And so, tuloy-tuloy natin yung setup. Tapos, isi-setup natin yung fingerprint. So, tingnan natin kung ilan. Next. Fingerprint plus password. Tingnan natin kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 times guys. And meron siyang iba't ibang kulay guys. Meron siyang red. Tapos yung nakuha natin is blue-green at syempre yung black color. Yan. So ang price range ng Oketel C17 Pro is nagre-range siya from 4,500 depende kung naka-sale
Tapos yung pinakamataas na nakita namin presyo is nasa 5,500 na. And so natapos ko na lahat ng initial setup guys ng Oaktel C17 Pro. So upon boot up is meron siyang natirang storage na 54.45 GB. So yan yung pagkatapos ko na i-update lahat ng mga Google apps na naka-install sa kanya. And so far naman, wala naman ako nakikita ng slowdown sa kanya. Mabilis naman yung Oaktel C17 Pro. Wala naman siya masyadong stutters or lag. Di naman siya naglalag or nag-i-stutter pala. So, Android security patch level niya is October 5, 2019. So, yung Oaktel C17 Pro, meron siya mga live features na mas mapapadali yung buhay natin pag ginamit natin yung mga features na yun. Halimbawa, meron siya ng gesture settings na isa sa mga paborito kong gestures na meron sa Xiaomi kasi Xiaomi user ako. And meron siya nung 3-finger screenshot. So pupunta lang tayo sa settings tapos pipindutin natin yung 3-finger screenshot. So madali na mag-screenshot. And meron din siyang mga smart motion gaya nung smart answer na pagtatawag ka sa telepono, ilalagay mo lang siyang ganyan, automatic na masasagot niya na yung tawag sa'yo. Or answer by swing. So, parang i-swing mo yung smartphone, masasagot na yung tawag, or flip mute. So, sa silent niya yung phone, so yung smartphone, ipi-flip lang natin ganyan, so mamumute na yung tawag, so hindi mo na masasagot. QR code scanner. Sa harapan ng pinaka-setting, sa dalawang swipe pababa, so makikita natin dito yung pinaka-shortcut ng mga apps. So, meron din siyang mga useful apps na naka-install dito sa pinaka-toggle sa notification. So, meron siya nung flashlight, battery saver, hotspot, at syempre yung cast para dun sa mga mahilig magka-TV nila kasi gusto nila malaki yung screen. So, pwede nyo gamitin yung cast. And meron din siyang shortcut para sa eye protection. So, paggabi na, masakit sa mata pag masyado maliwanag yung smartphone. So, pipindutin nyo lang yung eye protection. Medyo magiging warm na yung kulay niya. Meron din siyang shortcut ng screenshot na pag kung ayaw nyo gamitin yung 3-finger, so pipindutin nyo yung screenshot. And meron din siyang app na Adobe Captivate kung saan pwede ka mag-record ng mga games mo gamit mismo yung screen recorder ng Oaktel C17 Pro na Adobe Captivate. So, testingan na natin ngayon yung camera ng Oaktel C17 Pro. So, testingan naman natin siya sa video. Tingnan natin kung magpo-focus. Yun. So, testingan naman natin ngayon guys yung front camera ng Oaktel C17 Pro. So, yung una, walang beautify. So, lagyan naman natin ng beautify. So, meron siyang pampapayat, pampalaki ng mata, at makeup. So, ibang klase yung beautify niya, guys. Ayan. So, mabilis naman yung snap ng Oaktel C17 Pro. And medyo ibang-ibang klase nga lang yung beautify niya kasi yung beautify niya makeup, enlarging, yung pampalaki ng mata, at saka yung slimming, so pampapayat. So kung gusto niyo maging payat, ito yung camera ang hinahanap niya. Tapos testingan natin yung video quality ng front camera. Ayan. So ito guys, yung front camera quality ng Oaktel C17 Pro. And medyo maliwanag din dito kasi meron akong ilaw na ginagamit. So, sana na-inform ko kayo sa quality. So, tignan na natin kung gaano kabigat yung Oaktel C17 Pro. So, yung Oaktel C17 Pro is 178 grams.
And sa bali yung okay na pala guys, 'di ba meron siyang dalawang band, 2.4 GHz saka 5 GHz na band. So ang testingan lang natin ngayon is yung 5 GHz niya kung ilan yung ma-achieve niyang maximum speed sa Wi-Fi ko. Ayan. Ayan. So sa download speed, nakakakuha tayo ng 72.2 which is okay naman or average naman na nakukuha namin sa day-to-day use namin. Tapos sa upload is nakaabot siya ng 60.5 na speed. So, okay naman siya, guys. Ayan. So, na-downloadan ko na siya, guys, ng music. So, balik, kinabit ko siya sa computer ko. And, mabilis naman siyang na-detect ng computer ko. So, pupunta tayo sa files. Tapos, ipi-play natin yung music. So, para malaman natin yung sound quality niya. Audio. So overall naman, malakas naman yung sound ng OKTEL C17 Pro and hindi naman siya tunog lata. Hindi nga lang siya ganun ka bass, hindi ganun kalakas yung bass niya na po-produce niya. Pero ang importante doon is hindi siya tunog cheap, pasado yung speaker ng OKTEL C17 Pro. So conclusion ko guys, para sa OKTEL C17 Pro, so ang presyo niya kasi magkakaiba. Minsan nasa 4,500 pag naka-sale sila and minsan naman 5,500 to 6,000 depende sa nagbebenta sa Lazada or sa Shopee. Pero sa first impression ko sa kanya, sa screen quality ng OKTEL C17 Pro is okay yung screen niya kasi 6.35 and IPS LCD naman siya. Maganda siya or maayos naman yung saturation ng kulay sa kahit anong angle. And optimized naman siya kasi Android 9 na siya and smooth naman yung pag-transition niya pag ginagamit ko yung mga ibang apps. And sa Wi-Fi connection naman, meron siyang 2.4 GHz, 5 GHz, so dual band siya sa presyo niyang 5,500. 4 GB of RAM, so kahit madaming nakabukas na apps, smooth pa rin siya. 64 GB of storage, kumbaga ang dami mo nang malalagay na games dito, lahat ng mga big time na mga games or mga popular games may install mo sa kanya kasi nga 64 GB nang hindi pa rin siya napupuno and may natitira ka pang space. And sa build quality naman, maayos naman yung mga buttons niya, tactile naman, hindi naman parang cheap. And sound quality is okay din. So sa first impression, wala akong masabi, parang okay siya, parang kontento ako sa 5,500 na price niya. So sana yung mga bibili ng OKTEL or nagpa-plan ng bumili ng OKTEL, nabigyan ko kayo ng konting information about sa unit na to. Yan. So if you like this video guys, huwag nyo kalimutang i-like and syempre mag-comment at i-share na rin. And para updated kayo sa mga videos ng PinoyTube, kung hindi pa kayo mag-subscriber ng PinoyTube, mag-subscribe na kayo dyan at syempre i-hit nyo yung bell button. And dito sa PinoyTube, meron kami mga bagong dadating na sorpresa sa inyo, mga pag-giveaways na abot ng makakaya lang namin. And kung hindi pa kayo follower pala guys ng PinoyTube, ipa-follow nyo pala ako sa Facebook page namin na PinoyTube Gaming. Kasi yung unang Facebook page namin, di namin alam dinilit ng Facebook. So, follow nyo na yung bagong page namin na PinoyTube Gaming. So, this is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye!